Paano nga ba maging isang matagumpay na kooperatiba? Ano-ano ang mga kailangan taglayin ng mga namumuno at miyembro upang mapaunlad nila ang kanilang samahan? Ngayong araw ay ating masasaksihan ang isa sa pinakamatagumpay na kooperatiba dito sa gitnang Luzon. Ako po si Nicole Burgos at samahan niyo po kami sa 30 minuto na siksik sa kaalaman at nakakaantig na kwento ng buhay dito sa MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayo. Bong ang samahang kooperatiba sa panahon ng krisis at matinding kahirapan. Pinangunahan nito ng mga manggagawa noong panahong industrial sa Inglaterra noong taong 1800s. Layunin ng mga kooperatibang ito na isulong at protektahan ang interes ng mga manggagawa at magsasaka. Sa Pilipinas, may formal at di-formal na simula ng co-op. Tampok ang konsepto ng kooperasyon sa mga sinaunang Pilipino. Ito ay ang kaugaliang bayanihan. Kung kinakailangan lumipat ng bahay, nagtutulong-tulungan ang magkakapit-bahay na buhatin ang kubo ng walang bayad. Gayun din, susuklian ito kung may nais maglipat ng bahay. Mayroon din tayong tradisyon na kung tawagin ay palusong, kung saan tulad ng bayanihan, ang nais magtanim o mag-ani ng palay ay kusang tinutulungan ng kanyang mga kababayan. Sa sandaling sila naman ang mangailangan ng tulong, ay inaasahan na sila rin ay tutulungan ng walang bayad. Dito makikita ang pagsama-sama ng lakas, kapital ng mga tao upang matulungan nila ang kanilang sarili na siyang esensya sa samahang kooperatiba. Ang unang naitalang kooperatiba sa Pilipinas ay itinatag ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal nang ipatapon siya sa Dapitan. Kanyang napag-aralan sa Europa ang konsepto ng kooperatiba, kaya nagtatag siya ng Supply and Marketing Co-op upang makatulong sa mga magsasaka sa Dapitan na maibenta ang kanilang ani sa tamang halaga. Mula dito ay nagpatuloy ang paglaganap ng mga kooperatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pangunahin na dito ang mga agricultural cooperative. Agri, no pa more! Ang CDA po, ito po ay, sabi nga, Cooperative Development Authority. Ito po ay isang ahensya ng ating pamahalaan na nasa ilalim po ng pag-supervise ng Office of the President. Ito pong Cooperative Development Authority ang kaisa-isang ahensya ng ating pamahalaan na po pwedeng magrehistro ng mga kooperatiba. Sa amin po, meron kami tinatawag na regulatory at saka developmental power na kung saan sa pagre-rehistro, nakakapag-monitor kami dun sa regulatory na sinasabi natin, nagre-rehistro kami ng kooperatiba, nagmo-monitor, at the same time may nagkakaroon kami ng mga inspection sa kooperatiba, no? At dun naman sa parte ng developmental, nagbibigay kami ng iba't ibang technical assistance sa ating mga kooperatiba kung saan ito ay matutulungan silang lumago, lumaki at magpatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kasapi. Lahat po ng kooperatiba natin ay meron tayong tinatawag na mandatory reserve. Ito po ay bahagi ng kanilang kinikita sa loob ng isang taon na ipinag-uutos po ng batas na kanilang ibubukod or isesegregate or i-allocate, yun ang tawag natin, no? So pag nag-allocate po tayo, meron po tayong tinatawag na 3% na Community Development Fund. So ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay pondo na kung saan kinuha sa kabuuang kita ng kooperatiba sa nilolooban ng isang taon. At ang kita pong ito, 3% dapat ay gagastusin nila sa pagtulong sa komunidad.
Ang proseso po, ganito. Ang grupo po na nagnanais magkaroon ng kooperatiba ay kinakailangang mayroong hindi bababa sa 15 miyembro. Sila po ay magkakaroon ng kasunduan na sila ay magtatayo ng kooperatiba at sila po ay gagawa ng sulat, request po sa aming tanggapan para bigyan sila ng tinatawag na pre-membership education seminar. Kasi hindi po namin pwedeng irehistro ang isang kooperatiba kung hindi po sila ay nakadalo sa ganitong klaseng seminar. Ito po yung seminar na inihahanda namin sila kung ano mga dapat gawin at kung ano talaga itong kooperatiba. Nang sa gayon, pagka sila ay narehistro na, hindi po sila magdadalawang isip at hindi rin nila hindi sila magkakaproblema kung ano ba itong mga napasukan nilang organisasyon. So, dun po sa pre-membership education seminar, pinapaliwanag namin kung ano ang kooperatiba, ano ang kanilang magiging mga responsibilidad bilang kasapi at bilang kooperatiba na dapat tumutulong sa komunidad. Pagkatapos po ng seminar na yon, meron po silang iahandang dokumento. Yung tinatawag nating cooperative bylaws, articles of cooperation, at yung tinatawag namin na economic survey na kung titingnan po natin, very simple na feasibility study. So, ganun din yung certification na sila po ay nakadalo na ng pre-membership education seminar, isusumiti po nila yon sa aming opisina at yun po ay aming i-evaluate at dun po kami magde-decide kung dapat o hindi dapat itong irehistro. Meron pa po kami isang proseso doon, yung tinatawag naming validation. Base po sa report o sa mga papeles na sinumiti sa amin, meron kaming mga tauhan ng aming tanggapan na pumupunta po sa lugar at tinitignan po namin kung talagang tama at sabi natin ay may katotohanan yung mga isinumiti sa aming dokumento. So pagkatapos po ng validation, ire-recommend na po nung aming tauhan na nag-conduct ng validation kung dapat o hindi dapat irehistro. That is the time na irerehistro po ng aming tanggapan. Agri, no pa more! Matatagpuan sa bayan ng Llanera, Nueva Ecija, ang bagong bayan primary multipurpose cooperative. Ang COPO namin, sir, ay nag-umbisa noong June 23, 1989. 30 membro po yung nagsama-sama noon para buuin tong co-op na to. Nagpatuloy po yung operasyon namin, ang ginagawa lang po namin noon, pautang lang. Kikita-kita po yan sa panahon nung mag-uutang. Tapos magkikita ulit, panahon na ng bayaran. Ganun lang po yung takbo ng cooperative namin noong 1989 hanggang 1995, wala kaming ibang negosyo kundi utang bayad, ganun lang. Ang unang 30 miyembro ng kanilang kooperatiba ay nag-ambag-ambag ng 100 piso upang kanilang maging panimulang puhunan. Ngunit, tulad ng ilang samahan, dumanas din ang bagong bayan ng ilang pagsubok. Noong 1995, may bagyo po kasing dumating sa amin. Madaming ginakabayad. Kaya pansamantala po huminto yung operation ng co-op. Hindi naman totally nakahinto. At si manager noon, pag may nagbayad, siyempre tanggap niya yung bayad. Naunti-unti ang babayad yung membro eh. Pero yung operation niya nagpapautang, hindi na yon. Ala na. Kaya at noong 1998 po, na halos nabayaran ng mga kasapi yung kanilang pagkakautang. Pero mayroong mga kasapi na talagang hindi nagbayad. At yung utang namin sa land bank nung magkasya na yung nalikom ni manager na pambayad, totally po, binayaran namin yung loan namin sa land bank kaya nakapuli paid kami. Wala na kaming utang noong 1998. Dahil sa pagnanais nilang buhayin muli ang kanilang kooperatiba, pinagsumikapan ng mga natitirang miyembro na bayaran ang kanilang pagkakautang sa bangko at naghalal sila ng mga bagong opisyales. Tila naging leksyon sa kanila ang mga nagdaang karanasan kaya muli nilang isinaayos ang mga patakaran sa kanilang kooperatiba. Ngayong 1999, start namin ulit itong co-op. Kaya lang yung hindi na yung dati mga officers. Yung mga bagong set up officers na namili pili ang baga.
Ayun, tuloy-tuloy. Nagpautang ulit. Kaya lang, nag-iba na ang sitwasyon nun. Pag umutang ka, meron ka ng collateral. Hindi na pwede yung dati na character lang. Nung may mga mupapirom na kami, ito, kailangan namin ng siyempre collateral para sigurado na mabayaran mo. Yun naman pong mga hindi talaga nagbayad nun, pinatawag namin sa barangay. Yun, nag-usap kami na bayaran lang yung principal. May amnesty na siya na walang interest. Basta yung principal na inutang niya noon, mabayaran lang, okay na. Kaya maraming nagbayad. At saka, ang pan nun, parang nakabayad kayo, sige, papautangan ulit namin kayo. Kaya maraming nagbayad. Pero nung nagbayad na sila, o di utang na, kailangan, may collateral ka na. Hindi ka na pwedeng hanggang ngayon nang walang collateral. At doon po nag-umpisa yung aming, yung magandang koleksyon sa co-op namin. Talagang nangutang, yung bayaran kasi meron na siyang nakaprendang titulo. At dito na nga nag-umpisang umunlad ang bagong bayan. Unti-unti ay bumuo sila ng mga negosyo na angkop sa pangangailangan ng kanilang mga kasapi. Sa ngayon ay mayroon silang hardware supply store, gasoline station, tindahan ng mga farm inputs, farm machineries rental, tracking services, at iba pa. Yung mga policy namin ginagawa na halos nang nagaling din sa miyembro Misan sabi ng miyembro, sana magkaroon tayo ng gasoline station para hindi tayo bumili sa labas. Pwede hanggang sa makaabot na sa board, yung manager, pwede plano. Kinuwenta namin yung ilan bang may kontrakto, ilan ang may L, ilan ang may motor. Pwede na. Kaya yun, put up kami ng gasoline station. Basta, tapos yung iba naman, sana merong pautang yung co-op ng kontrakto. Galing po sa kanila lahat yun, yung mga negosyo. Hanggang sa makumpleto na namin, hanggang sa binhi, mula sa binhi, inputs, pagpunta ng bukid, gasoline, tapos pagka nasira yung tractor niya, siyempre lumuluma din naman yun, loan siya ng tractor. Hanggang doon nga po sa pagpapaad ng anak, hanggang sa mamatay yung kasapi, ganyan, andun na lahat. Sa ating pagbabalik ay ating alamin ang ilang pang serbisyo na kanilang ibinibigay at paano nga ba nakakatulong ang kanilang kooperatiba sa kanilang bayan. Dito lamang sa MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayon.